ako regular at laging magdadala. Kasi kumbaga minsan sa pagdalo natin, nasalit-salit ang tayo. And it is not the will of the Lord. Amen po ba? Bibili pa pala tayo ng mga air condition, dalawang air condition ng ilit. Sabay-sabay, bibili po natin lahat at pakisabi sabay-sabay. Amen. Na nakita niyo na nakikita po ba ninyo yung mga binibigay ninyo? Nakikinig ba kayo? Yung bang mga binibigay niyo, pinapagkaloob niyo, nakikita niyo po ba? Kita niyo eh. Hindi po nilangako, hindi po dinudukot. Nakikita ninyo. Kaya next week, magugulat na lang kayo, bagong keyboard na yan. Pero sila pa rin yung mga manunugtog, tetekdagan lang. Hindi sila papalitan, hindi sila nakalisin. Pag gusto na lang umalis, pipigilan sila. At nasabihin sa kanila, saan ako pupunta? Eh, nakilord na tayo, makalis ka pa. Walang ibang makakapagpaligaya sa atin, kundi si Lord na. Amen. Saan ka pa? Oo, alam ko po. Maraming mga magagandang iglesia, malalaki, mayayaman, na mga nasa mall, ang ikli ng service, 1 hour, 1 and a half. Kagaganda ng, kagagaling talaga ng preacher. Eloquent speakers. But you know, something is lacking. Ano yun? Yung power ni Lord, hindi mo maramdaman. Makikita mo yung mga kasama mo, mga doctor, merong doctor, merong contractor, merong lawyer, merong mga may-ari ng mall. Yes. Kaya nga, maganda ng church nila eh. Dahil mga may-ari ng mall yan, ang mga attendee. Nakikinig pa po pala. Eh, libre na sila sa paggamit sa mall. Nakakabili sila ng mga magagandang lupa, nakakapagpatayo sila ng magagandang iglesia. But you know, something is lacking. Amen? The presence of God. Wala yung presensya ng Diyos. Eh, minsan napadaanan ko dyan sa may farmers Kubaw Plaza sa ilalim ng food court. Meron pa lang live band dyan, live band. Madaan ako. May live band, tontuwa yung mga tao, nagpapalakpakan. Sabi ko, ganyan din ako ng unbeliever ako. Nandyan ako sa mga live band. At habang nanonood ng live band, umiinom ng RV. RV, malamig, umiinom. Habang nanonood ng live band. At yun nga, nakita ko, live band, talagang. Tapos alam mo, tingin kayo sa akin. Nakita ko yung organista, ganda ng boses. Pero alam mo, may edad na siya. Pagdang nagkakamali, naglalaro na siya sa mga may 50 na siguro siya. Hindi siya bababa ng 45. Maliban lang, masyado siyang mature. Pero alam mo, habang tumutugtog siya, at kumakanta siya. Bigay na bigay siya, wala, hindi niya pinapansin kung ang edad niya. Hindi niya pinapansin. Naalala ko nung unbeliever din ako. Nag-aaral ako noon sa San Francisco High School, sa may tabi ng SM North. Ang paborito naming subject, break time. Yes, at uwian. These are our favorite subjects, break time and uwian. Kasi during break time, during uwian, kumpulan na kami. Ito na yung mga runners, kanya-kanyang gitara na yun. May nagbibass, may nagbibit, may nagre-rhythm, may nagpapaiyak ng gitara. Ganun talaga. Kaya naalala ko nung unang panahon, ganyan kami. Ganyan kami. Pag nanonood ka lang ng mga live band, kahit na nasa audio lang, habang nananon na nakikinig ka, ganyan talaga. Kaya nung pag ako tumutugtog talaga nun, laki sa layaw, Jepro, laki sa layaw, tagabundok. Bigay na bigay talaga. Amen? Eh, how much more ang sa Panginoon ang hindi mo ibigay ang para sa Kanya? Ang the best na para sa Kanya. Anong sabi ni Haring David?
sa mga huling buhay niya, sa mga huling kapitulo at versikulo ng unang kronika. Anong sabi niya? Lord, lahat naman sa iyo nagmula. Bakit hindi namin kayang ibigay sa iyo? Sa iyo naman nagmula ang lahat. Bakit hindi namin kayang ibigay ito para sa iyo? Kung sa iyo naman lahat nagmula yan, bakit namin iwi-withhold yan? Ang salapi galing sa iyo, hinihingi mo, hindi balik. Ang boses para sa iyo, hindi balik. Ang papaa mula sa iyo, di para sa iyo, itanong sa iyo. Amen. Amen po ba? Eh, naalala natin ng mga unbeliever tayo, di ba? Pag nakainom na tayo eh. O, sige na, Mare, kuransya na. Tiyaran, tiyaran. Kuransya na, Mare. Sige na, Mare. Diba? Bigay na bigay talaga tayo sa mga inom, di ba? Eh, hamas po rin para sa Panginoon. Amen? Sabihin natin, para kay Lord. Itututo ko na. Ngayon na. Ang hina, hindi marinig. Ulitin mo, para kay Lord. Itututo ko na. Ngayon na. Hindi narinig ng katabi mo. Iparinig mo sa kanya. Magbuhay na pa sa tenga. Sabihin mo, para kay Lord. Itututo ko na. Ngayon na. Narinig ba ng katabi mo o hindi? Narinig ba? Kung hindi ka labitin mo, hindi ko narinig pipit ka ba? Amen po ba? So, bago tayo magukas, hindi ko na ito papatahabaan pa. The secret of joyful life. Ang sekreto ng napakasayang buhay. Napakasayang buhay. Gladness, be glad, be happy, be joyful, rejoice. The same words, the same meaning. No? Different words, different spellings, but have the same meaning. At matatagpuan mo yan sa aklat ng Pilipos. Punong-puno ng joy si Apostle Paul. At nais ni Apostle Paul na tayo ay mapuno ng joy no matter what. Amen. The secret of joyful life. Write it down. Gusto mo bang maging masaya? At laging masaya? Punong-puno ng saya? Okay, ito ang sekreto. Philippians 4:6-9. Do not be anxious about anything. Huwag kang mabahala sa lahat ng bagay. Ano ba'y nakakapagpabahala sa atin? Ano ba'y nakakapagpalungkot sa atin? Ano ba'y nakakapagpaisip sa atin? Nakakapagpaalala sa atin? Nakakapagpalungkot, nakakapagpahibig sa atin? Nagpapaiyak sa atin? Nagpapatangi sa atin? What things that makes us cry? Ano-ano yun? Isipin mo. Pag nakatanggap ka ng text na hindi tama, o ano maman, ano yung nagpapalungkot sa'yo? Isipin mo. O isip, isa lang. Ano yung nagpapalungkot sa'yo? Ano yung nagpapaiyak sa'yo? Ano yung nagpapaalala sa'yo? Pag dumarating na si Judith, Judith na ng ilaw, ng tubig. Ano ang nagpapalungkot? Ano ang nagpapasaya sa'yo? Ano ang nagpapaalala sa'yo? Nag-worry sa'yo? At ang sabi ng Bible, huwag kang magmabahala, mag-alala, mawala ng pananampalataya, matakot kabahan, huwag di mo kulbaan. Sabi ng Bible, yes, eh, no? Wala dapat sa ating lahat dyan. Ang sabi ni Apostle Paul, but in every situation, sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, ay ipaabot mo sa pananalangin. Ayun naman pala eh. Amen? Kailangan mo ba ng pera para manalangin? Kailangan mo ng LRT at MRT card para manalangin? Kailangan mo ng load, kailangan mo ng cellphone, kailangan mo ng laptop para manalangin? Hindi! Kahit nga walang tinig, pwede kang manalangin. Ang sabi ng Biblia, hindi ka dapat nag-aalala sa maraming bagay, sa lahat ng bagay, dahil pwede kang manalangin. Yun. Amen! Talakpakan natin si Lord. Sabihin mo, prayer is the key. Salamat. Ganito, Panginoon, kuwaray bugas,
pero may ada na. Ganun. Lord, waray bugas o, pero may ada na. Ibig sabihin na waray bugas, walang bigas. Pero meron na, Panginoon. Hindi pa dumarating, sabihin mo, meron na at magpasalamat ka na. Doon. Amen? Kailan ka magpapasalamat? Pag natanggap mo na? Hindi. Kahit hindi mo pa natanggap, ay magpasalamat ka na kaagad. Amen? Thank you, Lord, sa Galaxy S3. Ganun. Ganun. Thank you, Lord, sa magandang printer, sa mga maraming burners, di ba? Thank you, Lord, sa mga maraming CPU. Thank you, Lord, sa magandang keyboards. Thank you, Lord, sa magandang house and lot. Thank you, Lord, sa magandang sasakyan. Thank you, Lord, muli na akong lilipad yung prophecy sa akin ng mga lingkod ng Diyos. Matutupad yun. Ganun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sabihin mo, thank you, Lord. Magpasalamat ka na kaagad. Hindi mo na para natanggap, magpasalamat ka na. Amen? Bakit? Ang sabi sa aklat ng Mateo, 6:5-8, bibilisan lang po natin ito. Aabot lang tayo ng mga hanggang 10 o'clock ng gabi. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Ayun. Huwag kang tumulad sa mga hypocrito. Kaya lang nagpipray, nagpapasting para makita ng maraming tao. Huwag kang tutulad sa kanila. At huwag ka rin tutulad sa abis-abisabing ganoon. No? Sa kanila, bakit? Truly, I tell you, they have received the reward in full. Eh, gusto nilang magpakita sa mga tao eh. Nakita sila ng tao. Pero hindi sila sinagot ng Diyos. Ito rin natin ang pagbasa. Verse 6. But when you pray, go into your room. Eh, lingkod ng Diyos, wala kang room. Ibig sabihin, sikapin mo na ikaw ay hindi iniistorbo, hindi ginagambala. Nag-pray kami TV riyan. Nag-pray kami laptop dyan. Nag-pray kami mga cellphone dyan. Ilayo mo ng lahat yan pag nag-pray ka. Because prayer is not talking to yourself. Pag kinakausap mo sarili mo, bakit mental ka dyan? Pag kinakausap mo ang kapwa mo, you are talking to your kapwa. But if you are talking to God, that is prayer. Prayer means talking to God and God talking to you. Okay? Tingnan niyo. And pray to your Father. What to pray? Kanino ka ba nanalangin? Kay Pedro Kalungsod? Kanino? Kanino ka ba nanalangin? Yung isa mang Pilipino, sino nga yun? San Lorenzo Ruiz? Kanino ka ba nanalangin? Kay Mary? No, to your Father. To the Father of Jesus, to Jesus, na hindi nakikita. So, kakahanap ng rebulto. Makahanap nga ng rebulto, imagine pictures, dito ako mananalangin. Hindi naman masama ang rebulto, di ba? Hindi naman masama ang imahin, di ba? Hindi naman masama ang pictures, di ba? Ito'y paalala lamang. Pero ang sabi ng Biblia, manalangin ka sa iyong Ama na hindi nakikita. Yung pictures, yung images, yung rebulto, nakikita yun. Kaya huwag karong manalangin. Sabi ng anak mo, Papa, bakit tayo hindi nag-aantanda? Masama ba ang antanda? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Sabi ko, there's nothing wrong about antanda. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Wala namang masama rin, di ba? Hindi naman sinabi, in the name of Gabi Concepcion, in the name of Sharon Caneta, in the name of Agamula, hindi naman sinabi, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Wala namang masama. Kaya lang sabi ko, wala sa Bible yan. Kaya huwag na tayong magandanda. Amen? Pakisabi, wala sa Bible. Ang wala sa Bible, hindi ginagawa. Maliwanag? Kung ano'y nasa Bible, ginagawa. Yun yun. Manalangin ka sa iyong Ama na hindi nakikita. Images, pictures, tributo. Eh, nakikita yan eh. Huwag yan. Amen. Then your Father who sees what is done in secret, pakisabi secret. Kaya lahat ng mga secret mo, ipaalam mo kay Lord, alam-alam ni Lord ang secret mo. Kahit na mag-tinay-tinay ka pa, secret, yung secret mo, alam yan. Walang secret na hindi nabubunyag. Alam lahat ni Lord yan. Pag nabuko na yung secret natin, wala tayong sinisisi kung sino-sino, ha? Nalaman ko na yung secret ko dahil sa iyo.
wala. Pag nalaman ng secret mo, huwag kang panisin ng kung sino-sino. Amen? Amen? Huwag kang nagtututuro. Ang sabihin mo, ay, nalaman na mo na yung secret ko. Ano pang gagawin ko eh? Hindi na siya secret. Di ba? Hindi na secret. Alam na eh. Then your father, who sees what is done in secret, will reward you. Yung salita mo, will reward you. Sigurado yan. Pakisabi, sigurado. Sigurado na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Tuloy natin. Verse 7 and verse 8. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Ayan. Abang inoong Maria, napupunong ka ng grasya, pangalan yung sumasayo, isa. Abang inoong Maria, abang inoong Maria. Ang daming abang inoong Maria. Ilang abang inoong Maria? Sa isa, sa rosary, ilang abang inoong Maria? Ilan? Ilang ama namin? Diba? Ang daming ama namin, daming abang inoong Maria. Ganyan daw ang mga pagano. Ang rosary ay kinuha sa mga pagano na binibilang yung kanilang prayers kasi ang akala nila marami prayers maririnig ng Lord. Hindi po paramihan ng prayers yan. Okay lang naman yung marami prayers. Ano lang, ano yan eh, nakakatorente yan eh. O kanyari, ito. Pengipiso. Di ba nakakatorente yan? Panginoon, Panginoon, paulit-ulit. Nasabihin na nun, dalawa ako, bingi ba ako? Narinig ko na. Ang sabi ng Lord sa verse 8, yun naman sa verse 8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ayun, bago pa pala tayo humingi, alam na ni Lord. Hello? Ayan o. For your Father knows what you need before you ask Him. Alam na pala ni Lord, bago pa tayo humingi. Ang sabi ko, alam na ni Lord bago pa tayo humingi. Alam na ni Lord. Anong sabi ganoon sa aklat ng Isaiah 65:24? Isaiah 65:24, before they call, I will answer. You? Bago pa sila tumawag, sasagot na ako. While they are still speaking, I will hear. Sino yung dumating dito na mayroong prayer request? Sino rito yung mga dumating at nakinig at nanood may prayer request? Sinagot na kayo ng Diyos. Sabihin mo, sinagot na ako ng Diyos. Sabihin, kalabit yung mga tabi mo, bumalik ka ulit sa Sunday kasi sinagot ka na ng Diyos. Hindi mo, sinagot na ako ng Diyos, hindi na ako a-attend, sinagot na ako ng Diyos. Mali. Lalo ka dapat tumating kasi sinagot ka na ng Diyos. Amen. Marcos 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ayun. Kung magkagayon, ano man ang hingin mo sa panalangin, maniwala ka, tinanggap mo na at tinanggap mo na nga. Ayun. Lord, gusto ko po ng trabaho. Thank you, Lord, may trabaho na ako. Ganon. Lord, gusto ko po ng negosyo. Salamat po, Lord, may negosyo na ako. Pag nagbigay ako ng prophecy, bibigyan ka ng Lord ng negosyo. Ano kayang negosyo? Ano kayang negosyo? Hindi ganon, hintayin mo ang Lord. Lord, ikaw ang nagsabing bibigyan mo ako ng negosyo. I will just wait. Amen? Para hindi ako magkamalit ng negosyo, papasokin mo. Nakikinig po pa tayo. Marunong tayo makinig kay Lord. Hindi lahat ng alok dyan. Banat ka ng banat. Hindi ganun. Pag-aralan mo at pag-isipan mo ang mga bagay-bagay. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano man ang hindi mo sa panalangin, paniwala ka tinanggap mo, matatanggap mo na lang. Ang tawag dyan, number one, anong tawag dyan? Anong tawag dyan sa number one na yan? Right prayer. Or right praying. Pwedeng right prayer or right praying. Ano ang sikreto ng matagumpay na buhay? Ano ang sikreto ng buhay na masaya? Tamang pananalangin. Tamang pananalangin. Manalangin ka ng tama, manalangin kasama, at manalangin ka ng may pasasalamat. Nakikinig po ba tayo? Ano ang right prayer? Tamang Diyos.
na may pasasalamat. Pag sinabi, oy, baka magtrabaho ka sa Enero pa. Eh, layo pa ng Enero. Maliba lang ang kalooban ng Kisyan. Sabi mo, Lord, bukas may trabaho na ako. Ganun. Kaya nga dapat hindi tayo umakasa sa kaluwagan eh. Kaya pag mga pinipress ko kaluwagan, yung mga ilang dito umakatid, nagpress ko sa iba ng kaluwagan eh. Eh may mga kaluwagan sila, hindi nagsinag siya pagkatid. Mas minahal at inasahan nila yung kaluwagan, hindi ang Diyos. Nasaktan sila sa preaching ko. Tinan mo ang kaluwagan. Ang kaluwagan, pag-araw ng Martes, yan ang oras ng atang hulog mo. Kung 500 ang hulog mo every Martes, medyo mag-iipon-ipon ka para Martes. Di ba? Mag-uhulog ka. Ang tanong ko yung hinulog mo, tumubo ba? Tumubo ba yung mga hinulog mo? Hindi, lumaki. Naisahan nga pa nga ng may hawak ng paluwagan eh. Kasi siya ang unang sumahod. Matalino. At yung iba, yung unang sahod, ibibusiness siya. Talino. Natali ka. Tapos yung umahawak ng paluwagan, namatay. Nagayari yan. Nagayari yan, namatay. Oh, wala. Hindi ko sinasabi kay Koyo na, halimbawa lang ito, mamaya may paluwagan ko, may nagpapapaluwagan ko, tapos natin may preaching ko ito. Pinapatamata ka ako sa preaching. Walang pangalan nito, ha? Eh, yung umahawak ng paluwagan, namatay. Di ba? Patay ka. Subukan mong magbangko sa maliliit na bangko, di ba? Malaki tubur yan, pero maliliit na bangko, nagkasarado na ngayon. Ina-absorb na malalaking bangko. Yung pera mo, intact pa rin. Eh, pag hindi in-absorb na malaking bangko, patay ka. Yung pera mo, goodbye. Huwag kang umasa sa palawagan. Umasa ka sa Diyos mo. Ang Lord mo, nagbibigay ng unlimited na call and text. Ang Lord mo nagbibigay ng unlimited na broadband na load para sa wifi mo o sa para sa laptop mo. Pero alam mo ba, ang Lord mo ay nagbibigay ng unlimited na pagpapala. Amen? Pakisabi, unlimited. Unlimited ang pagpapala ko. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano ang sekreto ng joyful life? Right prayer. Why worry if you can pray? Why worry if you can pray? Why worry if you can pray? Oh. Amen? Why cry if you can pray? Why doubt if you can pray? Why unbelief if you can pray? Pray! At ang mga hindi nananalangin, merong kasalanan na prayerlessness. Huwag mong matutunan yung uri ng manalangin. Manalangin ka. Hindi mali ka sa mga mahal mo sa buhay. Just pray. Ano ang mga pangangailangan mo? Just pray. Hindi wing-wing ka ng wing-wing dyan. No, it will not work. Ito rin natin, number two. Right thinking. Tamang pag-iisip. Ito, tingin kayo sa akin, tingin. Turo. Tamang pag-iisip. Ang mga negative thinker, hindi makatagumpay. Yung mga negative thinker, hindi makatagumpay. Hinihiya ako, sinasaktan ako, pinapatamaan ako. Puro negative. Nakikinig po ba tayo? Palakpakan ng balakas si Lord. Ang negative thinker, walang nangyayari. Ano ba yung negative thinker? Pessimist ba tawag doon? Pessimist, no? Yun, mga negative thinker. Kumusta yung balut mo? Mauubos ba yan? Baka hindi. Eh, nagtinda ka pa. Hindi pa lang mauubos. Mga negative thinker. Amen! Ang mga nagtagumpay, yung mga positive thinker. Makakapasa ka ba sa exam? Of course naman. Magka-top 1 ka ba? Of course naman. Magbabalik-victorian ka ba? Of course naman.
Magbibigay ka ba para sa keyboard? Of course naman. Magbibigay ka ba para sa air condition natin? Of course naman. May problema ang mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas, sa ibang bansa? Kaya bang isang tenor yan? Kayang-kaya. Ganun. Kaya mo bang itayong sa ibang bansa? Ngayon na. Gusto ko nang mamatay para wala nang problema. Pag namatay na ako, masaya na kayong lahat. Sige, gusto ko nang mamatay. Buti kayo, lunukin mo na ako. Alam mo ba ang mga nagpapakamatay na tao gawa? Hindi hinaharap ang problema ng pagsubok laban ng buhay. Tinan mo ang mga Japanese lagi nagpapakamatay. Walang Diyos yan eh. Umaasa lang yan sa sarili nilang lakas. Walang Diyos. Ano man ang tagumpay mo dahil sa akin. Pag nabigo sila, magpapakamatay, kukuha ng lumin. Okay. Wala, wala mapapala. Magpapakamatay ka. Wala mapapala. Mabuti pa, bibigyan ka ng tip. Magpasagasa ka sa mayaman para may makuha yung mga mahal mo sa buhay. Ipapalibig ka, babayaran ka, may pera yung mga mahal mo sa buhay, o, di ba? Na-joke lang yun. Joke lang yun. kahit yun, huwag mong gagawin. Kasi maraming iiyak. Maraming. Hindi ka pabayad ng utang mo. Hindi ka pa nakakabawi, marami ka pang pangako. Hindi pa tapos ang ating pagtutuos. Alam mo yung mga umiinom, mabait na laki? Iyan ang mga duwag. Pag ikaw ay palainom, palahilong ka, nagpapartik ka. Kasi pag may problema ka, ang ginagawa mo, umiinom ka ng alak. Gusto mong makalimot. Pag marami ang problema, magpapokil ka, maghihirubin ka, mag-attracts ka, mag-asyabo ka, mapariwana ka. Kasi gusto mong makalimot. Hindi na sigarilyo, kasi gusto mong makalimot. Ngayon, maraming nauuso. E-sigar, electronic sigar, mabango, impyerno pa rin ang tuloy mo. Sunog baga pa rin yan. Nasa mall, nagbibenta yung sa mall. Diyan sa gateway, meron yan eh. Nagbibenta, tapos nagsisigurado sila. Tinutukan ko silang lahat. Ito sabi ko, kahit na mamamuawin niya, sinabi ko sa kanilang lahat, sunog baga pa rin yan. Hindi ako natakot. Ganito ako katapang na tao. Nagbibenta sa gateway, pati mga bumibili, tinutukan ko. Sunog baga pa rin yan, sabi ko sa kanila. Kaya nga minsan, pag yung misis ko at mga anak ko kasama nila, lumalayo yun, ipapabahay na ganyan. Nakakahiya. Mas nakakahiya pag hindi ko sila sinabihan. Amen. Mas maganda nga, naka-Amerikana ako, puntahan ko sila eh. Sunog baga pa rin yan. Hindi, kaya yung mga anak, kasama ko at mga anak ko, magkasama nila ako, Papa, napaka-iskandaloso mo. I thank God I was born this way. Not that way, but this way. Oh. Eh, sino ba magkasabi sa kanila? Di ba? Dalawang gang, oh, magpapatayan. Hindi ko alam anong klaseng gabi yung pre-storya. Pumunta ang preacher si David Wilkerson, mamagitna. Nag-preach sa dalawang gabi. Katapang na tao. Ito ang kailangan natin, mga matatapang na tao. Hindi yung mga kimik. Yung mga kimik, hindi nakakapagpatayo lang kasi nakakapag-evangelize. Anong mangyayari? Kailangan natin tumulad kay Andres Bonifacio.
Pero isang babae lang eh, tumakbo siya. Misa maraming matatapang eh. Pero pag sinabi ni Mrs. eh, ano? Hindi, Mrs. Sinod na ako, Mrs. Kitao pa ho ba dito? Anong verse? Anong verse? Anong verse? Yung right thinking? Verse 8. Verse 8. Do not be... Hindi yan, hindi yan. Philippians 4, 6 to 8. Verse 8. Philippians 4, 6 to 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, not false. Mga kapatid, anuman ang totoo. Anuman ang totoo. Totoo. Anuman ang marangal, what is noble. Anuman ang tama, what is right. Anuman ang malinis, banal, matuwid, what is pure. Whatever is lovely, kaibig-ibig. Whatever is admirable, kahanga-hanga. If anything is excellent, if all praiseworthy, think about such things. Ayun. Masusunod, yun ang memory verse natin dyan, Philippians 4:8. Ano man ang totoo, ano man ang kahanga-hanga, ano man ang matuwid o tama, ano man ang malinis at banal, ano man ang kaibig-ibig, ano man ang kahanga-hanga, ano man ang pinakamainam at kapuri-puri, ito ang mga isipin ko. Walang puwang po dyan ang negative. Memorize. Memorize mo yan. Walang puwang yan ang negative. Oh. Pag yan, nasa ulo mo yan, wala ka ng talo. Wala ka ng talo yan. Whatever is noble, true, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Nagigitig pa ba tayo? Kaya right thinking, pakisabi right thinking, hindi. Hindi ka lang na-text, nag-isip ka lang naging negatibo. O kagaya nung nakaraan, nag-meeting kami. Bago pa kami nag-meeting, meron silang nasa isip. Bakit? Bakit? Sabi ko, hindi. Walang ganon. Eh bakit tumagal? Eh ngayon lang yun eh. We have so many wise and wise. Before you think negative, think positive. Amen? Kung maaari na, don't think negative eh. Amen? Pag-arap mo ng salamin, ay, blackheads ko! Naku, yung ilong ko, mamauuka na yan. Don't think negative. Sabihin mo, walang mauuka dyan. Amen! Alam mo ba, nung unang panahon, yung parang reyna, magandang babae, sino ba to? Si, yung sumuporta rin sa, ano, Ilagari Balichani siya, Donita Rose. Si Donita Rose, at siya yung mga magagandang kagaya niya. Pag kumakain yung mga yan, niluluwa. Kasi ayaw nila tumaba. Kasi magaganda yan, mga sexy yan. This is true. Sakit yun. Pero ngayon, ang kapag-asawa ni Donita Rose, hindi gwapo. Christian. Kasi kung magkamisan yung mga Christian, hindi na namimili eh. Okay na to. Christian naman to. Kaysa makapag-asawa ka na unbeliever, mali din yun. Namili ka pa rin. Eh baka wala na makapawala na sa akin manligo na Christian eh. Baka wala na akong magawa Christian, okay na to. Mamili ka pa rin. Magtanong-tanong ka muna. Ako pinakamaganda ka, ako tanongin mo eh. Pag tinanong mo ako, maniwala ka sa akin. Kasi hindi ako nagsisinungaling. Diba? Kitaan mo ako ba rin? Baka magdumis, sasabihin ko sa'yo, medyo masakit talaga. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Eh, nagtotoo eh. Ang gagawin natin. Ano ba gusto ko? Magsinungaling ako? Tanungin mo sa akin kung maganda o guwapo ka.
Nasabihin ko sa iyo totoo, guwapo ka, maganda ka. Hindi ba sa ako, guwapo, may blackheads ako. Hindi, guwapo ka, maganda ka talaga. Hindi, may pinigis ako. Hindi, guwapo ka talaga, maganda ka talaga. Hindi, mataba ako, laki ng tiyan ko, hindi. Panaginip mo lang yan, ang totoo, nakikita ko. Flat ano ka, flat belly ka. Mali yan nasa isip mo. Ito ako ho, malito. Alam mo ba, kaya isip mo ng bakit? Tingin kayo sa akin. Alam mo ba, kaya isip mo ng bakit nangyayari na yan? Mag-isip pa ng maganda. At yung maganda, yun ang mangyayari. Nakapakan natin ang Panginoon. Yes! Pagdating mo ng inyo, bakit ng bahay ko? Pag-uwi mo sa inyo, bakit ng bahay ko? Eh, pag-uwi mo sa inyo, sabihin mo, ang ganda ng bahay ko. May veranda, may terrace, may parking area. Tingi-uwi ka ng bahay, sabihin mo yan. Mangyayari isang araw. Amen? Amen. I-honor the Lord yan. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, Pastor, gusto kong umamin. Wala ka sa tono eh, wala ka sa tempo. Pwede ba mag-tamboring ka na lang? Hindi, gusto ko talaga kumawit eh. Gusto ko talaga kumawit. Mag-tamboring ka na lang. Eh, gusto talaga niya kumawit. Mag-aawit siya, lagi wala sa tono, wala sa tempo. Di ba lahat tayo, meron tayong guardian angel? Ito mo yun, may guardian angel talaga tayo. Ngayon, yung guardian angel niya, yung nakanta siya, nakukulo niya yung tenga. Pati yung guardian angel niya, nagsasabi sa kanya, huwag ka na kumawit, mag-tamporate ka na lang. Hindi, gusto ko talaga kumawit eh. Tingawit siya, nakukulilintay ka ng guardian angel niya. Yung guardian angel niya, nag-report kay Lord. Sabi niya, Lord, yung tenga ko, tulilig-tulilig na talaga. Kulilig-kulilig na talaga yung tenga ko. Nakukulilig na talaga. Pwede ba? Pagandahin mo ng boses ng sister na yan. Ang ginawa ni Lord, pinaganda. What you say? Amen po ba? Pinaganda! Ikaw lagi mo sinasabi, hindi mo kaya, hindi magagawa. Eh, cellphone ko, hindi mabasa. Eh, ba't di mo pasalamatan yung cellphone mo niya? Sabi mo isang araw, kaya sa cellphone niya. Ganun! Hindi mabasa, hindi naman, hindi mabasa. Pasalamatan mo muna kung anong meron ka. Amen? Di ba, Sister Cora, naalala mo, no? Alam na Sister Cora yan eh. Nag-funeral service kami. Saan ba yun? Arlington ba yun? Yan sa X, di ba? Sa Araneta. Tapos, nag-funeral service. Doon na kami nagpa-umaga. Ang kababata yan eh. Ang kabarangan yan eh. Ang magkaka-age kami yan eh. Alam mo, walabas muna tayo. Madaling araw, magmerenda muna tayo, magkape muna tayo. Lumabas kami, kakasama kami nila Sister Cora. Alam mo, nilabas ko yung cellphone ko na laglag, 3210. Do you remember, Sister Cora? 3210 yung cellphone ko. Unknowingly, for me, no, wala sa akin yun. For having 3210, Nokia. Pero kay Sister Cora pala, malaki pala ang effect nun. Lingkod ng Diyos, 3210 ang hawak. She can't believe. Man of God, that bringing the church and the building of knowledge into their high quality and perfect destiny, Christ can yet. 3210 ang sin. Nalaglag yung 3210. Inayos ko, Mr. Cora, awa-awa sa akin. Lingkod ng Diyos, 3210. Alam mo, Sister Cora, narinig ng Diyos. Ang cellphone ko ngayon, iPhone 4S. Darating pa yung gala sa estri ko. Yes. Kaya yung mga nangako sa akin na sasakyan, sana huwag kang mauna ako. Hello? Nakikinig pa ba tayo? Nakita ng Diyos yung pagmamahal ni Sister Cora. Sister Cora, mahal na mahal kami din.
mahal na mahal ko rin naman sa Cora. Sa Cora, I love you. And I will love you forever. Isipin mo, pagpamagsak yung cellphone ko, 3210. Lingkod ng Diyos. Nagbigay, nagbibigay ng buhay, patuloy na nagbibigay ng buhay. Full time by faith, 3210 ang cellphone. Narinig ng Diyos. Sabi ng Diyos, God, hindi ka naman ang maayos sa cellphone. Nakikinig ko ba tayo? Noong nakaraan, paglabas ko ng bahay, may nagkalap sa akin, Sir, iPhone, oh. iPhone 4S, Sir. 10,000 lang. Itawad pa, 5,000 gusto ko. Nakaw. Huwag kang bibili nun. Nakaw yun. Amen po ba? Nakikinig ko ba tayo? Kaya kung meron kang hinahangad, hinanais para sa likod ng Diyos, bigay ko siya, gawin mo na mangyari pa kita. At mangyari din sa inyo yan. Amen po ba? God hears our prayers. Kaya wala kang dapat ipag-alala at wala kang dapat ipag-isip ng negative. Always think positive. Amen? Panghuli. Number three. Right living. Right living. Iayos mo ang pamumuhay mo. Pag hindi ayos ang pamumuhay mo, walang mangyayari. Iayos mo ang lahat. Itong sinasabi ko sa marami. Mahal niyo ang inyong mga mahal sa buhay. Handa niyong suportahan. Pero ang mga mahal niyo sa buhay, hindi nagbibigay ng buhay sa Diyos. Sayang. I love my brother so much. Whatever is mine is also for my brother. And yet your brother is not giving his life unto the Lord. And God will take it away. Kaya ang lagi ko sinasabi, hindi nyo ba napapansin? Mga anak, malakas ang presensya ng Diyos, takbo na sa harapan, mauna na tayo. Lagi ko sinang pinapaalalahan at paulit-ulit. Anak, maglingkod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Diyos, anak. Kung hinagahamon tayo sa mga tao maglingkod sa Diyos, tayo ang unang maglingkod sa Diyos. Magsinang muna tayo. Kung nagahamon tayong mag-ayuno, tayo ang unang mag-ayuno. Tayo ang unang mag-pray. Tayo ang unang magbigay ng buhay sa Diyos. Tayo ang unang magpakalinis sa Panginoon. Tayo ang unang maglingkod sa Diyos. Mahal mo ang iyong mga mahal sa buhay. But God will take it away. Nasabihin ng Panginoon, wrong persons. Wrong persons. Eh, kanino ko na lang ito ibibigay? Gusto niyo malaman? Ibigay mo na lang yan sa lingkod ng Diyos, right person. Hindi yan masasayang, hindi yan mawawalan ng mabuluhan. Ina-accuse ang man of God. Bakit kami sariling eroplano? Sumagot ang man of God. Kailangan kong mabilis na evangelize ang buong mundo. Kaya bumili ako ng sariling eroplano. See? Hindi layo yun, hindi luho yun.